watching from you. Oh, just so. Muna kong reaction nung hinayang ako eh. Kasi at that time, wala pong provincial nila. Wala pong provincial. So, ako, nakikita ko siya, napapanood. Mga pelikula ng hindi, napanood ko rin. Nakita kong magaling siyang aktor. At kaya ako yung na-excite eh, nung malaman kong meron siya na kaming gagawin. Unfortunately, hindi nga natuloy dahil hindi nakaayos yung mga networks. Anyway, siguro it was a blessing in disguise na hindi natuloy. And natuloy na ngayon dahil sabi nga ni Coco, hindi pwedeng hindi maganda ang gagawin natin. Kasi first time itong team up na ito, Coco, Ben, isa mga fans pa lang itong dalawang ito, pareho ko kukulangin ang masinihan sa Pasko. Kaya ako'y kumpiyansa ang kumpiyansa at ako'y natutuwa, very excited, very happy na sa wakas natuloy yung project namin ni Coco. And hindi ko pwedeng sabihin, I'm proud of the film. I'm very proud of the film. And sabi nga ni, nabagit nga ni Coco kanina, kompleto. Action, comedy, drama, family, dancing. Wow! And singing. Marami kayo mga pagtinanong dyan. Uy, ano to? Totoo ba to? Wow. Ngayon nakasama mo na nga si Coco Bossing, ano yung natuklasan mo sa kanya? Ano yung naging pagkakilala mo sa kanya? Ay, nagka-inlaban na kami. Consistent si Bossing. Nagka-I love you na kami. No. I mean, si Coco, nung magkasama na kami, meetings pa lang, and all that, and principal photography, sa shooting, nakita ko bakit siya very successful. He deserves what he is right now. Kung ano man ang narating niya ngayon, from where he was, kung ano siya ngayon, he deserves it dahil nakita ko ang sipag niya sa trabaho, yung puso niya sa trabaho, yung passion niya sa trabaho. Hindi yung hindi pwede sa kanya yung okay na yan. Ayos na yan. Hindi. Kailangan perfecto. Perfecto lahat ng mga eksena, lahat pati mga dialogues. So nakita ko yung passion sa trabaho, yung pagmamahal niya sa trabaho, at more importantly, yung pakikisama sa tao. Nakita ko yun na paano niya kamahali yung mga, hindi lang yung mga katrabaho niya, kahit sino, may malasakit siya sa kapwa. Kaya sa darating na eleksyon, may party list ko. Thank you. Kay Coco naman, parang ito ba, mayroon nga mga mabubuting pulisan parang 30 million dito ngayon, di ba? Magre-react pa kaya yung ibang kapulisan na parang tribute na nga dito sa kanila? Nag-aayos na po kami. Sabi ko, yung sa pulisan na nagkapaliwan. Dito naman, sa pelikula lang dito, sa tingin mo. Ay, sobrang po sila mapaproud dito. Kasi talagang ano po eh, pinakita namin dito yung galing, kayanan, at yung ideal na pulis. Kumbaga, sabi nga namin eh, syempre po kinukonsider namin yung mga, ang pamilya, lalo-lalo po yung mga bata. Gusto po namin pakita sa pelikula ito yung moral values. Kaya talaga, kung manonood po yung ating mga kapulisan, magiging proud po sila dito. Okay, thank you. Ano naman? Kaya nga may subtitle na The Police Credibles. Okay. Ano naman yung naging pagkakilala mo kay Ben at kay Bossing Ben ng makakapangit na dito sa movie? Siyempre po, nung una, honestly, pag nakikita ko yung Bossing kasi nanginginig ako eh. Dahil siyempre, bata ka pa lang.
Di ba? Idol mo rin, Pixoto eh. Yung bossing yan eh. Kumbaga starstruck talaga. Tapos yung pagiging tahimik niya, alam mo yun, hindi ko alam kung basta kinakabahan ka. Eh, every time na pag nandiyan siya yung presence niya, iba. Kahit sa lahat naman ng artista yung sinasabi, pag dumating si Pixoto talaga, parang hindi mo alam, at hindi mapakali. Pero pag... Tapos yun, end up na ito eh. Pero pag nag-joke na siya, pag halimbawa, ayan, nag-start na siya mga pagkwentuhan yun, nakaka-relax na po. Maa-at peace ka na. Kumbaga parang, maano ka na, makakahinga ka na. And then sabi ko sa kanya, nakita ko na, kasi may mga times mo na mas maaga ako napapakap sa kanya, siya nandun pa rin. Naka... Kaya po siguro sabi ko nga, kaya po siya nandyan, kaya po siya Pixoto. Dahil dun sa pagmamahal at importansya niya sa trabaho niya at sa mga katrabaho niya. Si May naman po, may mga eksena po kasi kami, siguro po yung natutunan ko sa indie, yung kung ano meron, kung ano nandyan. Pag sinabing sakay, sakay sa motor. Kahit minsan, mga medyo delikado na talagang ginagawa namin, lalo na yung mga stunts namin, walang kaarte-arte. Sabi ko nga siguro kung ba't mahal na mahal siya ng mga fans niya dahil napakatotoo niyang tao sa tap. Sabi ko nga sa kanya nung mag-shoot kami, gusto mo maging director mo. Kasi ang galing niya eh. Kahit hindi mo siya turuan, alam niya yung angulo niya, alam niya yung gagawin niya, matalino siyang artista. Saka, game na game. Kasi may eksena po kami doon na may time kumakaingat sa eksena. Eh, totoong palaka talaga yung kinakain namin. Eh, hindi mo pala siya kumakain doon. Eh, kumakain ako ng palaka eh. Ang problema, nung kinakain natin date na kami, siguro dahil mabilisan yung best mo na inuulit-ulit yung eksena, hindi po ganun luto. Talagang ramdam mo na sariwa pa yung tinakain namin palaka. Kaya nagtatawanan kami dun sa eksena na parang, ano, fresh? Fresh na fresh, no? Yun, sabi ko nga yung pagkatao niya, kaya siguro siya minamahal ng mga tao, ng mga sumusubaybay sa kanya. Dahil napaka-professional niya, napaka-bait, napaka-simple ng tao. Kaya sabi ko, sana hindi ito yung huli na pagsasama namin. Kay May naman, ano na nga yung naging pagkakilala mo kay Coco ngayon na nakatrabaho na siya? Aside from pinakain ka ng palaw. Hindi siya, ang bait. Nagulat ako. Kasi first time din po namin mag-meet. So, hindi siya intimidating at all. Sobrang approachable po niya and sobrang gentleman. And ayun, sobrang nakakatuwa din kasi inaalalayan niya ako sa mga eksena. Tinutulungan niya ako. And tulad nga ng sabi ko ni Bossy, very meticulous siya sa mga eksena. Parang kung may improve pa, mag-take pa tayo ulit. Kung pwedeng perfecto, gawin natin. Ganun siya. And isa siya sa mga pinaka-passionate actor na nakilala ko dito po sa showbiz. Sobrang professional. Thank you. Pwedeng magtanong kayo. Kay Kuya Pete. Ay, gusto mo balik ka na.